Magandang umaga sa inyo mga buddy. Welcome back sa isa na namang Taal Volcano episode. At ngayong araw na to ay isang interesting topic na naman ang ating pag-uusapan. Kahapon ay ating pinag-usapan itong tungkol sa launching ng bagong phone app ng Vivox na kung saan ang tawag dito ay Volcano PH Info. Nag-walkthrough tayo dito mismo sa application na to. Nag-download tayo. At ipinakita natin kung ano ba yung mga in-offer dito ng Vivox. So itong apps na to ay more about sa monitoring ng mga bulkan sa Pilipinas na mga aktibo. Yang Kanlaon, Bulusan, Pinatubo at syempre ang ating bulkang Taal. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan naman natin ay isa ring application na kung saan ay napakalaking tulong nito para sa ating mga kababayan sa Batangas. Ito yung Ta-Alert application. So bago natin pag-usapan yan, mag-shoutout muna tayo dito sa ating mga kababayan na nagpahatid ng kanilang mga komento sa ating pinalabas na last Taal Volcano episode kahapon. So, shout out kay Teresa Espiritu, Miguela Almeida, Joanna Santos, Elaine Mendoza, Alo Repoyla, Edgar Clasiete Vlog, Dori Ariola, Marlon Abuyo TV, Danilo Osorio, Joel Carino, Eninita Colio, Raymax TV, Ronnie Caberto, Jolo Manuel, Sherry May Joy Bautista, Elaine Isip, Pulan Moto, Maria Elena de los Reyes at John Kenneth Reyes. Okay, so maraming salamat po sa inyo mga buddy. At dumako muna tayo dito sa Vivox. At para makita natin yung latest Taal Volcano Bulletin na ipinalabas nila kaninang umaga. So today is June 22, 2021. At may bago rin sila dito. Yung nakikita sa kanilang application na inilabas kahapon na Volcano PH Info ay nandito na rin yung pinakabuod. So ito yung ating puntahan para mas madali nating maintindihan yung Taal Volcano Bulletin for today. Okay, so nasa alert level 2 pa rin po si Taal. Ito po yung kanyang mga parametro. Nakapagtala sa loob ng 24 oras ng 24 volcanic earthquake. Then yung kanyang acidity ng main crater at saka temperatura same as yesterday. Sulfur dioxide niya tumaas na naman, nag 5,604 tonelada kada araw. Ito ay sinukat kahapon. So may malakas na pagsingaw ng may taas na 1.2 kilometers na plume. Tapos yung ground deformation niya ay marahan ng pag-impis ng TVI, marahang paglawak ng kalakhang Taal. So nandito po yung kanyang mapa na kung saan ay pwede natin itong i-navigate. So far po ay hindi po makita dito yung sinasabi nila na 24 volcanic earthquake. Hindi kagaya kahapon doon sa ating binuksan sa Kanlaon. So yung rekomendasyon nandito rin, bawal yung paalala at yung lokasyon ng Bulkang Taal. Okay, so ito po yung ating SO2 emission and volcanic earthquakes bar graph. So tumaas po ang ating SO2 emission kahapon. So dito naman sa ating Mirova ay wala pong naitala na thermal anomaly. Kahapon mga buddy ay nakatanggap tayo ng mga mensahe mula sa ating mga kababayan na kung saan ay naamoy nila yung asupre dito sa may bandang mataas na kahoy, sa may kinalaglagan, sa parte ng Balete, sa Talisay, meron din at saka dito sa parte ng Tanawan. So ngayon tingnan natin dito sa windy.com, nakita natin ang direksyon ng hangin ay papunta sa east or northeast, no? Diyan po yung tahak niya. So nagpost tayo at ang inilagay natin dito ay amoy ba dyan ang asopre. Tapos yung wind direction niya east, northeast. Tapos nakalagay dito yung mga lugar kung saan papunta yung hangin. Ito ay mga bandang alas 9 kagabi, June 21. So may mga nag-comment doon na sinasabi nila na tama nga, may naamoy nga sila sa parte na yan. At yung iba naman ay wala rin naamoy. So bakit ba natin ito pinost? Para at least alam ng mga tao kung saan yung direksyon ng hangin. Ngayon mayroon doon isang eksperto ata pagdating sa navigasyon, pagdating sa takbo ng hangin, pagdating sa direksyon ng hangin, na dapat daw ang aking inilagay, ha, yung aking inilagay ay hindi east-northeast kundi west-southwest kasi ito daw yung pinagmulan. Teka, para po sa kaalaman ninyo, para sa paglilinaw, wala po akong pakialam sa pinagmulan ng hangin. Ang inilagay ko po dito sa post na ito ay kung saan papunta ang hangin. Kasi kung saan papunta ang hangin, maaaring doon nga maamoy itong asupre. Doon mapapadpad ng hangin. Yun po. At saka kitang-kita po dito sa post natin, ito sa screen record natin, na itong mga maliliit na ito na tumatakbo, ay doon ang punta sa east-northeast. Bakit daw, hindi daw yun ang tama. Hindi daw yun ang tama. So wala tayong pakialam doon. Yung iba nga naiintindihan nila, yung ating ipinarating dito, siguro masyado lang siyang technical sa pagpapaliwanag. Maging ang P-Box, kapag nagkakaroon ng advisory, kagaya noong June 12, ang nakalagay doon ay kung saan patungo yung hangin, hindi kung saan
galing yung hangin, no? Tandaan po natin yan. Kung saan patungo yung hangin, doon na papadpad maaari yung steam plume, or doon maaamoy yung SO2 emission. So dito po tayo sa windy.com. Tingnan natin ngayon yung latest na kung saan ay makikita natin ngayon ang takbo ng hangin. So alas 12 ngayon, papunta pa rin po dito sa parte ng Balete, mataas na kahoy. So iyon po yung ating Bulkang Taal. Yan po yung takbo ng hangin ngayon. So dito siya galing, no? Dito siya galing sa west. Pero saan siya pupunta? 'Di ba? Sa east. Yan po yung gusto kong tumbukin doon sa post ko. Tapos sinasabi niya na baguhin ko raw. Ano pa kay alam niya? Naiintindihan nga nung iba. Siya lang yung masyadong matalino at ang akala niya yung aking post ay tungkol doon sa kung saan pinagmulan ng hangin, kung saan papunta ang hangin. Ayan, malinaw po yan. So ito ay bandang alas 12. Pagdating ng alas 3, medyo tumaas po siya. Yan, mapapansin nyo. Tumaas, nag-northeast. Tapos alas 5, medyo tumumbok naman siya ngayon sa silangan. Ayan, diretso na po siya. At pagdating ng alas 9 ng gabi, halos ganun pa rin. At ito po ay 23 na ng madaling araw, alas 12. Mamaya ganito na yung takbo ng hangin. Papunta siya mismo sa northeast. So ngayon dumako po tayo dito sa Ta-Alert application na kung saan meron din silang Facebook page itong Ta-Alert. Ayan, panoodin natin yung kanyang video na kung saan ipinapaliwanag dito ang tungkol dito sa Ta-Alert application, at mamaya pupunta natin sa ating phone. Kung ikaw ay nakatira malapit dito sa tulong ng Ta-Alert app, maaari tayong makaiwas sa anumang panganib na dulot ng pag-alboroto nito. Bilang isa sa mga aktibo at pinakamapanganib na bulkan sa Pilipinas, buksan lang ang Ta-Alert app at iset ang iyong location para makita ang risk map para malaman kung ikaw ay malapit o nasa loob ng radius ng volcanic hazards tulad ng ballistic projectiles at volcanic tsunami. Sa ibabang bahagi, makikita ang mahalagang events and bulletins patungkol sa bulkan. Para malaman ang mga updates at importanteng impormasyon mula sa iyong barangay o local government unit, pumunta sa Prepare tab para sa mga may kasamang matatanda, bata at kailangan ng special assistance sa oras ng sakuna. Nandito rin ang mga pickup points na itinalaga ng mga LGU para sa kanilang nasasakupan. Pati na ang evacuation zones na maaaring puntahan kung sakaling kailangang lumikas, para naman matrack ang location ng iyong mga kapamilya o kaibigan na nakatira malapit sa Bulkang Taal. Pwedeng gumawa o sumali sa safety group. Hanggang 15 na miyembro ang pwedeng isama sa isang safety group. Kapag may emergency patungkol sa bulkan, makakatanggap ng alert ang iyong cellphone para magbigay babala. Pwede rin gamitin ang Ta-Alert para buksan ang navigation app ng iyong smartphone at gawing gabay papunta sa pinakamalapit na evacuation zone o pickup point. Sa Respond tab, maaari mong ma-update ang iyong safety status na makikita ng mga miyembro ng iyong safety group. Piliin ang Stay kung ikaw ay mananatili sa kasalukuyan mong lokasyon, Evacuating kung ikaw ay paalis na, at Safely Evacuated kung ikaw ay nakarating na sa evacuation zone o ligtas na lugar. Habang active ang safety status, maaari mong makita ang real-time location ng ibang miyembro ng inyong safety group. Para naman sa local government officials, maaari ring magamit ang Ta-Alert upang mas mapadali ang pamamahagi ng mahalagang impormasyon at pagkalap ng evacuation data. Mag-login lang mula sa desktop browser para makapag-designate ng evacuation zones at pickup points para makita ng inyong mga kabayan o kalungsod. Kung may mahalagang mensahe galing sa LGU, maaari itong ipadala sa mga residente na gumagamit ng app. Makikita rin ito sa important messages na bahagi ng app. Walang makapagsasabi kung kailan magaganap ang pagsabog o tuluyang pagkalma ng Bulkang Taal. Pero sa pagiging maagap, mas maraming buhay ang pwede nating masalba. Sa tulong ng Ta-Alert app, hangad namin ang mas convenient, mas maayos, at mas madali na disaster preparedness at response information sa ilang taps lang.
Para sa karagdagang impormasyon at balita, bisitahin ang Taalert Facebook page na Taalert o ang aming Twitter account na @taalert1. Para i-download ang app, pumunta lang sa link. Okay, so mga buddy, napanood ninyo yung walkthrough dito sa Taalert application. Ngayon, puntahan natin dito sa ating phone at silipin kung paano ba itong Taalert na to. Tingnan natin siya. So, nandito tayo ngayon sa ating phone. Ayan, kita naman ninyo, magkatabi yung Volcano PH Info at saka itong Taalert application. So, kahapon, tinalakay natin itong Volcano PH Info. Ito naman ngayon, ang ating tatalakayin sa araw to, ang Taalert application. So, ito po yung bubungad sa inyo kapag binuksan nyo na itong risk map niya. So, ito ay ang 14 kilometer danger zone. So, ibig sabihin, sa loob po ng bilog na to, nakapaloob po dito, yung mga lugar na kung saan ay delikado kung sakali mo na magkaroon ng pagputok ng vulkan na nasa 14 kilometer. Okay? So ito po ang Taal Volcano Island. At yan po yung mapa ng Batangas. Ngayon kapag pinindot po natin itong nasa baba, itong ballistic projectile, ito naman po yung lugar na kung saan ay maaaring maapektuhan kapag nagkaroon ng pagputok, no? Lalo na pag yung paglabas ng mga bato, yan po yung ballistic projectile na mula sa vulkan. Ito pong mga area na to. So makikita po natin dito na ang barangay ng Bilibinwang, Banyaga, Buso-Buso, Gulod, Pugaan, West, Laurel ang talagang tatamaan kasi sila yung pinaka nearest point dito sa Taal. And ito namang sa sunod ay ang base surge. I think ito po ay hango doon sa naging epekto ng base surge noong 1965 kung ako po ay hindi nagkakamali. So biruin po nyo yun, nakaabot po dito hanggang mismo sa may Balayan Bay yung epekto ng base surge. Kaya may mga lugar po tayo dito sa may parte ng San Nicolas na kung saan ay may pinadala sa ating litrato din, isa nating kababayan, na kung saan ay naguhukay sila na halos 11 inches yung kapal nung abo, no? Nakakapikot pala dyan sa lugar na yan. At ayon sa ating eksperto, ito ay ang base surge na maaaring nangyari nga noong 1965. So ganoon kakapal. Tapos ang sumunod po ay yung volcanic tsunami. Ayan, siyempre yung maapektuhan nito yung pinakamalapit sa dalampasigan ng Taal Lake. Dito naman po sa upper left corner, ayan, nandito yung kanyang menu, yung risk map, yung prepare. Ito yung pinapaliwanag kanina doon sa video nila. So learn your evacuation routes. Tapos itong respond. Okay, so naka-indicate rin po dito yung location natin. Eh dahil nga po nandito tayo sa Saudi Arabia, ayan, kitang-kita naman po natin, hindi tayo makaka-respond sa kanila. Okay, so nandito yung stay, evacuating, safely evacuated. Then nandito rin yung type ng evacuation zone or yung pick-up point. Then dito naman po sa sunod ay ang events and bulletins. Nandito rin yung mga data na ipinapalabas ng Philippine Seismic Network na mga lindol, ayan o. So ito yung nangyari noong 6:41 AM kanina, events and bulletins. Then yung profile, yung profile, kailangan mo lamang i-register ito. So sinabi dito sa atin na itong application ito ay may bayad, no? 59 pesos. So yan po yung Taalert version 1.0.5. At napakalaking tulong po nito sa ating mga kababayan kasi mabibigyan talaga ng babala kung sakali mo na magkaroon ng pagputok ang vulkan. At ganun din, namomonitor niya yung iyong mga kasamahan, yung mga kaibigan mo na nakaregister din dito sa Taalert application na to. So yung napakaganda po at saka talagang ito po yung sinasabi natin kahapon na kung saan ay ikinumpara natin sa Feebox na application. Although sa Feebox application, itong Volcano PH Info, ito ay more on monitoring lamang ng vulkan. At kung ano yung nakalagay doon sa kanilang Taal Volcano Bulletin, yun din naman ang nakalagay. Nagkaroon lang ng buod. So para nagkaroon lang ng ano, no? Ng redundancy sa kanilang mga ulat. Meron ng English, meron ng Tagalog, meron pang buod, no? So ikaw, kung ano ba yung pinaka-accessible, mas madali mong maintindihan, syempre doon ka na sa buod. So napakaganda po at kung hindi pa po kayo nakapag-register itong Taalert application na to, at ayon sa ating source, ito ay magiging available na rin sa iOS. So ngayon po ay sa Android lang po ito available, pero we know workout na po nila, no? So yan po yung ating topic for today sa ating Taal Volcano episode. Maraming salamat. Sana nakapagbigay na naman tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan. At huwag pong kalimutan na i-download itong Taalert application na to. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.